Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. So yung pinapakita ko po dito ay kung paano ko po siya patayin nang sira po yung ignition switch kasi mayroon po siyang problema na. So pinapakita ko po dito na ibig sabihin kahit nasira na po yung ignition switch ay basta hindi po sira yung shut off motor ng engine ay kaya po natin nagawa ng paraan. So itong paraan ko po na to ay kung hindi po mapalitan po ng bagong ignition switch or susian para doon po patayin yung makina at i-start. So pwede po natin gawa ng modify sa pamamagitan po ng mga switch. So ito po, pinakita ko lang po kung may chance po ba siyang gamitin itong shut-off motor na to. Ito po. So dahil po sa kalumaan po ng sasakyan na to ay yung ignition switch po ay hindi na po talaga pwede dahil nagkaroon na po ng internal problem doon sa loob ng susian. So hindi na po siya namamatay. So nakikita po namin yung driver ay pinapatay po sa pamamagitan ng cambio. So doon po niya pinapatay. So ang gagawin ko naman po ay gagawin ko po ng paraan to para magamit. So ito nga po yung tinitingnan ko para madiskartehan po siya. So itong limang wire po na to, itong limang wire na to ay papuntang motor po to. Tanggalin po natin. So ito po live wire to. Ito sinuplayan ko po itong isang wire na to kasi ito po yung positive power. At ito naman pong isa ay negative power. Steady po natin susuplayan itong dalawa na to. Negative power, positive power. So ayan po, ayan yung sakit ng motor, papuntang motor. Ayan po yung motor, shut off motor. Ayan po yung nagmo-move ng push at saka out, in. Para hihilahin po ng cable yung fuel line ng injection pump. Ito po siya. Ito yung inihila-hila po ng shut-off motor na yon. Iko-close at saka i-open po to. Yan. Pag naka-close po, hindi po natin mapaandar. At pag naka-open naman, so kaya natin paandarin. Pero pag
nag-normally open po siya na hindi nagmo-move sa close. So, steady po siyang umaandar, hindi kayang patayin. So, yan po yung ginagawa ng driver na ginagamitan po niya ng kambyo sabay apak ng preno. So, that time po ay mamamatay yung makina. Doon pa lang ihinto. So, ito po yung original niyang wire na nakakonek po dito sa top motor. So, itong limang wire po na to ay tatlo po dito ay papuntang susian or ignition switch. Ito po yung magpapatay at saka magbubuhay po ng makina once po na gusto mong paandarin. Kasi yung fuel line po ng diesel ay i-open po niya or i-close. Ito po siya, itong tatlong wire na to papuntang susian. At ito naman po, negative and positive power para po mag-activate yung shut off motor. Ito po yung ilalagay natin. So, doon po nagkaroon ng problema itong shut off motor na to, kaya hindi po nag-activate. Kung napapansin po natin ay dito po ako nagpapatay hindi po ng makina para mag-activate siya. So, dito po sa wire na to. Yan. So, ang ilalagay ko po dito, pwede pong kung mayroon pong ma-provide na ignition switch, pwede rin po left and right na switch. Basta magbabago po yung posisyon. Ganun po ang pwedeng gawin dito. Yan, so titingnan po natin yung ignition switch kung bakit nasira. Ito. So matagal na pong nakatambay itong shut off motor na to dahil wala na pong gumagalaw. Pero sa akin po ay gawang ko po ng paraan to para gumana po siya. So ito po yung isa pong sira niya. Mayroon pong putol dito pero tinisting ko po to ay kahit na ididikit ko po ay hindi na niya kayang paandarin at hindi niya kayang patayin yung makina. So ibig sabihin po yung naging problema dito ay internal na po siya, nandito na po sa loob. Yan, actually po last time po ay nilubricate ko na to pero mayroon po palang naka-hide na problema dito, yun na pong pagpatay at saka pag-sindi po ng makina. Yan. So, kapag wala pong mabili na ignition switch nito, so ang pwede pong temporary gagawin dito ay mag-provide po ng switch po na left and right. So titingnan ko po kung makuha sa left and right pero kaya pong gawan po ng paraan sa pamamagitan po ng switch na ilalagay dito na kahit na hindi pong ignition switch ang ilalagay. Pero pinakamaganda po kung mayroon pong mabiling ignition switch po na katulad nito para balik po siya sa original. So paanda rin po natin ulit. So, kung napapansin po natin ay hindi po siya namamatay dahil naka-close po yung bulb doon sa baba. So, i-open po natin. Thank you.
Ayan po, nag-open na po siya. Ito naman po yung pa-close, yan. Close yan. At ito naman yung pa-open. So, open po siya. So, since open na po siya, ay panda rin po natin. Namatay po siya. So, sana po mayroon po kayong kunting natutunan dito po sa actual po na ginawa ko, lalong-lalo na po sa mga bagong electrician po. Sana po medyo mayroon po kayong kunting natutunan dito kasi sa mga lumang sasakyan na lang po nangyayari ito, sa mga bago po ay hindi na po ganito. Kasi yung iba po ay pinipis out na po yung mga ganito. Yan. Nandito po nakalagay isang Isuzu po ito na 6BG1 po na engine. So ito po yung design nito. Sa mga elf din po ay mayroon din pong mga set of motor na ganito. So parehas lang po siya. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.